Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kahit sinong nakapag-aral ng elementary, alam kung ano ang pinagkaiba ng herbivore at ng carnivore. Ang mga herbivore ay ang hayop na kumakain lamang ng halaman at ang carnivore naman ay ang kumakain ng karne gaya ng leopard. Kapag sinabing herbivore, marahil ay ang baka ang una ninyong may isip. Pero kung halaman nga lang ang kinakain ng mga baka, bakit may mga kumakalat na video sa internet kung saan may kita ang baka na kumakain ng ahas? Kinakain ba talaga ng baka ang ahas na parang spaghetti? O ito pa, bakit para bang baliktad na ang ikot ng mundo at ang baboy ramo ang kumakain sa mabangis na leopard? Oh no, ito na ba ang panahon kung saan mas gusto ng mga baboy ang kumain ng hayop? Kung tutuusin, hindi lang ito ang unang beses na namataan ng mga herbivore na kumakain ng karne. Nagkalat sa internet ang mga video ng herbivore na sa halip na kumain ng halaman, mas kinakarir ang pagkain ng ibang hayop. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung bakit ang mga herbivore ay natuto ng kumain ng karne. Para malaman kung bakit ito nangyayari, dapat nating alamin kung paano nga ba mag-isip ang mga hayop. Sobrang hirap ang mabuhay sa mundo, kaya ginagawa ng mga hayop ang lahat para lang huwag magutom. Ang halimbawa nito ay ang giraffe. Tuwing sagana sa pagkain ang kanilang lugar, wantusawa sa pagkain ang dahon ng mga giraffe. Pero sa tuwing sumasapit ang tagtuyot, unti-unting namamatay ang mga halaman dahil sa matinding init. Kapag wala nang ibang makain ng mga giraffe, saka mo ito masasaksihan na kumakain ng karne ng mga patay na hayop. Natutunan ng giraffe ang kumain ng patay na hayop dahil kung hindi nila ito gagawin, maaaring sila ang mamatay sa matinding gutom. Iba naman ang kaso ng mga usa. Kahit paborito nitong kumain ng halaman, huwag kang maugulat kung minsan mo itong makikita na kumakain ng karne. Gaya na lang ng usa na ito na naaktuhang kumakain ng ahas. Kahit ang patay na kuneho, hindi ligtas sa mga gutom na usa. Bakit kaya ito nangyayari? Ito na ba ang simula ng mga zombie deer? Lagot tayo pag naging zombie ang mga usa. Ito naman ang isang netizen na hindi makapaniwala sa nasaksihan niyang kinakain ng usa. Oh! What is he eating? That one right there! That's a bird. I thought they're not carnivores. Yeah, that's a bird. Sa maniwala ka man o hindi, normal lang sa usa ang kumain ng karne ng hayop. Kinakain ng usa ang karne dahil kailangan nila ng calcium. Ang calcium ay ang sustansya na tumutulong sa usa upang tubuan ang matibay na sungay. Walang makukuhang calcium ang mga usa sa pagkain nila ng halaman, kaya kung may pagkakataon, kinukuha nila ang calcium sa pagkain ng karne ng hayop. Marami ding nag-aalaga ng tortoise ang nagulat nang minsan nila makita ang pagong na kumakain ng karne. Ang mga tortoise ay isang uri ng herbivore dahil ang kinakain nito ay mga halaman at prutas. Ngunit sa tuwing kailangan nila ng calcium, tinutuon nila ang kanilang atensyon sa pagkain ng hayop. Mahalaga ang calcium sa mga pagong dahil ginagamit nila ito upang mas lalong tumigas ang kanilang shell. Kapag kulang sa calcium ang pagong, mabilis rumupok ang kanilang shell. Mabuti na lang at naging maamo sa mga tao ang tortoise dahil kung naging kasimbangis ng leon ang mga pagong, kaya nila itong gawin sa mga tao. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Kung bibisita naman tayo sa farm, dito natin masasaksihan ang mga hayop na kapag sawa ng kumain ng halaman, makikita mong kumakain ng karne ng hayop. Gaya na lang ng kabayan na ito na parabang ginawang pulutan ng pagkain sa kawawang sisiw. Ito naman ng kambing na sarap sa pagkain ng mga sisiw. Hindi ko inakala na para palang chichirya ang tingin nila sa mga kawawang ibon. Ayon sa mga siyentipiko, maaaring ginagawa ito ng mga herbivore dahil ang karne ay sagana sa sustansya gaya ng protein, vitamin B12 at iron.
Ang mga minerals at vitamins na ito ay hindi makukuha ng hayop sa pagkain lamang ng halaman. Mahalaga sa mga hayop ang protein, vitamin B12 at iron dahil ito ay ang sustansya na tumutulong sa hayop upang maging matibay ang kanilang katawan. Kung tutungo naman tayo sa kagubatan ng Africa, dito natin maikilala ang isa pang hayop na sa unang tingin, akala mo ay puro halaman lang ang kinakain. Ang aking tinutukoy ay ang hayop na pinakakawangis ng mga tao. Ito ang mga chimpanzee. Maraming nag-aakala na ang hayop na ito ay prutas lamang ang kinakain. Pwes, dyan ka nagkakamali. Sa tuwing sila ay nagugutom, hindi ito mag-aalinlangang kumain ng karne ng hayop. Matalino ang mga chimpanzee, kaya't marunong itong magtulungan upang manghunting ng mas maliliit na unggoy. Ilang beses nang nadokumento ang paglapan ng chimpanzee sa mga nahuli nilang unggoy gaya ng colobus monkey at manga bay. Para silang mga aswang sa gubat kung magpiesta sa pagkain. Dahil dyan, ang mga chimpanzee ay matatawag nating omnivore. Ang omnivore ay ang hayop na kumakain ng parehong halaman at karne. Kung lilipat naman tayo sa kabatagan ng Africa, andito ang isa pang unggoy na akala nating prutas lang ang kinakain. Pero ang totoo, kumakain din ang karne ng hayop. Ang unggoy na aking tinutukoy ay ang mababangis na baboon. Mukha silang mga ordinaryong unggoy, pero pag nakita mo ang kanilang pangil, alam mong hindi lang prutas ang kinakain nila. Mabilis itong umatake at hindi magpapatumpik-tumpik gaya ng pag-agaw ng baboon na ito sa anak ng bagong silang na gazelle. Dito naman sa probinsya ng India, namataan ang pambihirang pagkakataon kung saan ang mga baboy ramo ang kumain sa leopard. Sa wild, ang mga leopard ang nangahunting at tumutugi sa mga baboy ramo. Tila ba bumaliktad na nga ang ikot ng mundo dahil para bang ang mga baboy naman ang gumante at kumain sa leopard. Kung tutusin, ang mga baboy naman talaga ay omnivore at kinakain nito ang kahit ano na pwede nilang isubo. Aba, pati pala ang mga hippopotamus ay gutom sa pagkain ng hayop. Namataan din kasi ang mga hippo na kung mabibigyan ng pagkakataon, pwede rin silang kumain ng karne. 95% ng kinakain ng mga hippopotamus ay binubuo ng mga halaman, pero kung minsan, nagki-craving din silang tumikim ng karne. Sa iyong palagay, posible rin ba na ang carnivore ay ang susunod na matutong kumain ng halaman at prutas? Nakita mo na ba ang alaga mong pusa na kumakain ng dahon? At nakita mo na ba ang iyong aso na kumakain ng prutas? I-comment mo na yan sa baba kung sa tingin mo na herbivore ang iyong pets. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay AC, Jez at Arlene Castillo. Hello rin kay Alexander Jacob at Asher Johan Calio. Shoutout kay Andre Lanas at Salandicho Family. What's up kay Cyril Prince Paglinawan at kay Kuya Tongtong. Danica Labiano Sericos. Paul Lucas at sa Rebulliar Family, Ronnie Dinong, at kay Zian Gabriel Leia. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys in my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!